mga dapat mong malaman sa 5 weeks of pregnancy. Isa ka bang buntis na hindi sapat ang kaalaman sa pagdadalang tao? Tamang tama sa'yo ang channel na to. Mga mami, dahil dito ay bibigyan kita ng dagdag na excitement habang naghihintay ka sa paglabas ng future baby mo. So syempre, kasama ang partner mo. Ang video na to ay magtuturo sa'yo ng mga mahalagang impormasyon tungkol sa pagbubuntis sa ikalimang linggo ng isang ina. Excited ka na ba? Let's jump right in. Narito ang mga dapat mo i-expect sa pagbubuntis sa ikalimang linggo. So, kumusta na ba ang paglaki ni baby mo? Like sa ikaapat na linggo ng pagbubuntis, ang ikalimang linggo ay isa ring common time para makumpirma na talagang buntis ka na. After nito ay siguradong nakatuon na ang atensyon mo sa magiging baby ninyo ng partner mo. So, mayroon ka bang ideya kung ano ang kalagayan ng baby sa ikalimang linggo ng pagbubuntis mo? And guys, based sa study, ang numuong baby sa tiyan ay may haba ng 0.0 inches at timbang na 0.04 ohms. Ang bilog na binubuo ng maraming cells ay kasing laki na ngayon ng peppercorn o ng buto ng mansanas. So pagkatapos nito ay susunod ang creation ng brain, spinal cord, heart at blood vessels. Sa ikalimang linggo ng pagbubuntis ay magsimula na ang pagtibok ng puso ni baby. Ngunit, maraming mga doktor ang nagsasabing mahirap na marinig ito. Pero maaari itong maobserbahan sa pamamagitan ng ultrasound. Ang embryo ngayon ay nahahati na sa tatlong distinct layers. Ang endoderm na ang responsable sa pagbuo ng internal organs katulad ng lungs, intestines at bladder. At ang nasa gitna naman ay ang mesoderm na siyang magbibigay daan sa puso at circulatory system ng katawan ni baby. Pagkatapos nito ay isusunod naman ng mesoderm ang bones, muscles, kidneys, and reproductive organs. Ang outer ectoderm ay siyang magbibigay ng forma sa nervous system, tenga at iba pang mga connective tissues ni baby. At ngayon guys, alamin natin ang mga sintomas ng pagbubuntis sa ikalimang linggo. So katulad ng mga naunang episode na patungkol sa mga unang linggo ng pagbubuntis, ay muli nating tatalakayin ang mga sintomas ng pagbubuntis sa ikalimang linggo nito. Mayroon bang mga nadagdag na sintomas? Ano-ano ba ang mga sintomas na ito? Just keep on watching. Madalas na paghihi. Sa ikalimang linggo ng pagbubuntis, ay mapapansin mo na mas napapadalas ang paghihi mo dahil ito guys sa pag-expand ng kidney na karaniwang nagaganap sa ikalimang linggo ng pagbubuntis. Pagkahapo. Sa ikalimang linggo ay normal lamang sa buntis ang madalas at madaling pagkapagod. Dahil dito sa pagkapagod ng buntis na katawan ay sanhi ng matinding pagtrabaho nito dahil sa baby. Masamang pakiramdam tuwing umaga ay isa pang sintomas ng pagbubuntis sa ikalimang linggo. Karaniwang itong dinaranas ng mga mami na maselan ang pagbubuntis. Isa ka ba sa kanila? Mami, normal lamang ito ayon sa mga expert. So katulad sa mga sintomas nito ay ang pagkahilo, pagsusuka, headache, o pananakit ng ulo. But guys, ang good news ay hindi rin ito tumatagal at nawawala rin kaagad. Next is yung pagiging antukin. Dahil mapagod ang buntis na katawan, normal lang na makaramdam ka ng pagkaantok. Importante rin ang wastong tulog sa buntis para na rin sa kalusugan ni baby. Narito ang ilan pang mga sintomas ng pagbubuntis sa ikalimang linggo. Spotting o bahagyang pagturko, pamamaga ng mga suso, paghilag ng sikmura, pananakit ng pusungon, madalas na pagkakaroon ng kabag, pananakit ng likod. Ang mga sintomas na sinabi ko ay ayon sa mga karanasan ko at syempre sa pag-aaral ng mga eksperto. So tandaan lamang guys na hindi pare-pareho ang sintomas na pwedeng mangyari sa mga buntis. And ngayon ay alam mo na ang mga ito, so alamin naman natin ang mga dapat iwasan sa pagbubuntis. Mga mami, dahil nga ay kalimang linggo ng pagbubuntis ay nasa critical stage ng pagbubuntis, so kinakailangan ng matinding pag-iingat dito. Kailangan rin ng matinding pag-aalaga. And sa mga daddy na nanonood nito or may kilala kang buntis para makatulong, take note ang mga sumusunod na dapat mong iwasan. Una is paggamit na ipinagbabawal na droga, paninigarilyo, pag-inom ng alak, pagkain o pag-inom ng maruruming tubig or contaminated, maternal trauma, sanhi ng aksidente, pagbuhat ng mabibigat,
impeksyon tulad ng Lyme disease or 50 disease. Tandaan guys, ang mga nabanggit ay maaaring makakasama sa baby mo. Iwas na itong mangyari sa iyo upang maiwasan ang mga posibleng komplikasyon na naidudulot nito. Mag-ehersisyo, kumain ng masustansyang pagkain tulad ng gulay at prutas. Laging isipin na ang kalusugan ng baby mo ay nakasalalay sa iyo, mami. Meron naman guys ang checklist para sa ikalimang linggo ng pagbubuntis. Una is kailangan mong gawin ang mga sumusunod na advice para sa ikalimang linggo ng iyong pagbubuntis. Para maging malusog at masigla, hindi lang ikaw kundi pati na rin si baby. Kailangan mong sanayin ang sarili mo sa pagkain ng nalulusog na mga pagkain. And guys, simula ng pagsusulat ng mga journal para sa pagbubuntis. Magplano ng maayos sa pag-iipon para sa mga gustusin sa panganganak. May napulot ka bang aral? Please like naman ang video na to. Maraming salamat po! Sa iba pa mga pregnancy tips like this, please click the subscribe button at pagkasama na rin ng bell all para always ka ma-notify sa mga susunod pa nating video. Have a healthy pregnancy, mommies, and hope to see you again on our next video. Ingat! Night and day, it rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be murmur, might be love letters, even if the rain might mean